Hello mga parikoy, magandang araw sa inyong lahat at nandito ulit tayo. So bigyan natin ng follow up yung last na ginawa kong video tutorial, ano? Kasi pasensya na, medyo matagal kong nasundan. At maraming salamat pala doon sa mga nag-comment, sa mga nagbigay ng appreciation, mga positive review. So yun, nag-aabang, maraming nag-aabang kung ano pa daw ang kasunod. Dito pala kasama ko ngayon yung aking magaling na AB, magaling na timonel, namin on board. So lisensyado nito siya, license OIC navigational watch at yun, naghahangad din na ano, maka-acto, ma-promote bilang tersero. So sinama ko kasi sa totoo lang guys, parang hindi ako komportable ako lang mag-isa magsalita eh. Nung yung naunang video ko, parang awkward na ako lang mag-isa magsalita tapos kausap ko lang yung sarili ko. Mas maganda may kasama eh. Okay, so John, ready ka na John? Okay, so meron ako idagdag tungkol dun sa napag-usapan natin noon na sa GMDSS or yung Global Maritime Distress and Safety System. So ito yung ating parang kung sa classroom pa, whiteboard ano, or ito yung paper point. Wala tayong PowerPoint, so gagamit lang tayo ng paper point ano. So yung isang bahagi or parte ng GMDSS ay yung tinatawag natin na Maritime Safety Information System. Anong ginagawa ng MSI? Yan yung naglilikom ng mga meteorological reports, navigational warnings, mula doon sa mga NMC or National Meteorological Centers. So yung navigational warnings naman, nagbibigay niyan yung mga concerned agencies sa bawat bansa, yung kagaya ng sa atin, yung Coast Guard. Then piracy reports, iniipon nila yan. Kasama na yung other safety-related informations, kagaya ng mga urgency, mga distress message, mga distress alerts. Sama na rin yung safe search and rescue coordination. So iniipon nila yan. Nililikom nila yan, kinukompile at pinapasa doon sa MSI or Maritime Safety and Information System. So ang ginagawa ng MSI, pagka naipon na nila ngayon, ibubroadcast yan. Ibubroadcast ng MSI doon sa mga barko. Paano nila ibroadcast? May dalawang paraan ng pagbroadcast ng mga reports na yan. Sa coastal, yung tinatawag natin na NAVTEX, sa mga coastal reports. So gagawa tayo ng hiwalay na video tungkol dyan sa NAVTEX na yan. Meron ding pangalawa yung sa safety net. Nasundan mo dyan? Yes sir. Okay. Safety net at yung NAVTEX. So dito tayo magpatuloy sa safety net. Yung safety net, ang ginagawa niyan, i-broadcast nila yan sa paraan ng tinatawag na Enhanced Group Call or EGC. So yan ang role ngayon ng ating GMDSS equipment, yung mga receiver natin, yung EGC receiver natin, which is dinadaan niya yan through Inmarsat C. So yung Inmarsat C, siya na ngayon ang nag, ito yung satellite system na eh. Yung safety net, ito yung program or sila yung magpasa doon, igawin nilang enhanced group call at ipapasa doon sa Inmarsat C. Yung Inmarsat, sila na ngayon ang mag-broadcast doon na sa mga barko. So ngayon, tayo na nandito sa barko, siguraduhin lang natin na yung equipment natin or yung EGC receiver natin ay naka-tune in doon sa tamang nav area. So ilan ulit yung nav area na ginawa nila sa ano, sa hinati-hati nila yung buong mundo. So umabot na sa 29 sir. Marami. So kung nasaan yung barko mo, saan yung location ng barko mo, doon ka lang mag-tune in. Huwag mo nang isama yung ibang area. Or pwede rin sa halimbawa tumatakbo yung barko, so papunta ka doon sa next area, o bago ka pa pumasok doon, mag-tune in ka na or i-set mo na yung receiver mo doon sa area na yun. Halimbawa galing kang Brazil, papunta ka ng Argentina, so mga 3 or 4 days before ka pumasok ng Argentina, nag-tune in ka na sa area 6.
Pero naka-tune in pa rin yung sa Brazil sila. Oh, nandoon kasi nasa loob ka pa ng Brazil eh. Kinakailangan mo pang makareceive nung ano. So in advance, pwede siya i-advance. Oh, in advance, pwede mong i-set yung dalawang area na yan kasi papunta ka doon eh. Huwag mong antayin na kung kailan ka pumasok, tsaka ka mamaya may mga advance ano diyan, mga information. So pagka nakalabas ka na or napasok ka na sa area 6, pwede mo nang i-switch off yung sa area 5 kasi hindi mo na kailangan yun. Nakaalis ka na doon. Dito ka na hanggang sa saan-saan ka umikot. Gaya na ngayon na nandito tayo sa Chile, sir. Chile. Area 15. So, di ba, galing tayo sa ano, galing tayo ng Argentina. Yes, sir. So, isa-isa yung report. Dito, tinuturo ko na ito sa inyo, yung dinadaanan natin. ABC, yun yung hanapin mo. Tapos, pag-ikot natin sa Street to Magellan, napunta tayo sa, lumipat tayo sa Area 15. Yes. Ito sa Chile. So, nasaan na tayo ngayon? Saan na banda yung barko? So, kung kabisado mo yung legend na yan, kasi ito, yung sistema nila, pinagnanambiran lang nila yung coastal area, di ba? Yes. So, may nav area, mayroon ding sub area or sub region. Din sa isang area, nav area na yan, hinati-hati pa nila ng mga sub sector or sub region. So hanapin mo lang saan yung banda yung barko mo. So halimbawa yan, kung kabisado mo yung mga lugar na yan, saan nasakop yung hanggang ngayon, nasa San Antonio tayo. Saan banda dyan sa San Antonio? Kung hindi mo kabisado, gamitan mo lang ng ruler. Saan yung latitude, longitude natin? 33 degrees, 33.5. Lahat eh. So, may ano naman yan dyan, di ba? May latitude, longitude. Puntang 30 to 40, 30 to 45. So, kalahati, bandang kalahati. So, ikaw na lang mag-estimate, saan banda yung 33 dyan? Dito, sir. Diba? May guide dito, sir. Okay, oh, mayroon din diyan sa ano, yung boundary diyan, di ba? Yan, malapit sa Coquimbo. Coquimbo Paraiso. So area 2 to area 3. Oh, pwede mong isakop yung area 2, area 3. Or zone 2 kasi sa report zone 'yan eh. Okay. And zone sa So yan ang areas of concern mo. Huwag mo nang anuhin yung nasa ibang malayo, although i-monitor mo rin, pero ang tutukan mo talaga kung nasaan banda yung barko mo. Okay. So sa weather bulletin natin, yung ating weather bulletin, merong anim na bahagi yan. Sa siya nga pala guys, meron tayo nitong libro na to eh. Ito, so magandang pag-aralan yan. Basa-basahin kasi marami tayong matutunan din na information. At sa yung weather bulletin natin, merong anim na bahagi o anim na parte. So ito yung itsura ng weather bulletin natin ano. Ngayon, yung unang bahagi diyan yung storm warnings. Kasi medyo importante 'yan, nasa una 'yan. Tapos pangalawa yung synopsis, yung general assessment, general ano nila, condition diyan sa mga area na 'yan or sa nav area na 'yan. Then yung forecast tsaka prognosis, 'yan halos magkaparehal 'yan, yung prediction ng weather. So itong nasa 5 or 6 optional na 'yan, yung hindi mo na yung minsan yan, hindi mo na makita 'yan. So dito tayo. Ngayon, ito si John, pag-practice natin, pahanapin natin ng ano. Saan banda yung ano? Diyan. Yes, sir. So yung weather report natin, ayan may oras 'yan, yung UTC, anong pitsa siya dumating, then yung validity, ha? Kailan valid itong report na to? Ang weather bulletin pala guys, ano yan, required yan at least every twice a day ang transmission yan, ang reporting. So, yung karamihan sa mga area, every 12 hours, meron sa umaga, meron sa gabi. So, ang validity niya, pitsadyes hanggang bukas, pitsadyes ng July. Alas 8 ng gabi hanggang bukas ng alas 8 ng umaga. Tapos bukas, magsisend naman ulit sila ng update, panibagong update. So, saan yung coverage niya? Ito. Coastal line to 200 nautical miles. So mostly ang makikita mo sa report na to, yung banda lang dito sa coastal area. May hiwalay sila na report,
dito sa oceanic area. So, mamaya, pakita natin mamaya. Okay? Saan yung number one dun? So, ano ulit yung number one? Storm warning, storm diba? Warning, sir. So, nakalagay dyan, special warning. Sir. Special warning of severe severe or weather or gale. So, merong masamang panahon. Saan banda? Severe... Corona Lighthouse to San Pedro Lighthouse area. So, saan banda yan? Medyo malayo-layo sa atin yan. So, yan ang i-locate mo. Saan banda yung San Pedro Lighthouse na yan? Then, oceanic area, Huasco to Constitucion. So, yan yung kung may mga storm warnings sa nab area na kinapapasukan mo, yan yung bubuntayan din. Then, pangalawa, yung synopsis. Synoptic situation or yung general condition sa nav area na yan. Yan meron daw yan. Ano sabi na? Zones 1 and 2, Arica to Valparaiso. So, yan, general condition na. Parang summary. Yan. Then yung, ito sa number 3. Dito yung tutukan natin. Yung forecast na number 3. So, saan ulit na zone tayo dyan? Zone 2 and 3. Diba? So, yun ang hanapin mo. Saan yung zone 2 and 3? Ito, sir. So, merong zone 1 dyan. Zone 2. Tapos, saka yung zone 3. Anong sabi ng, ano dyan, ng weather forecast dyan? Zone 2, sir. From Coquimbo to Valparaiso. So, anong weather condition meron tayo? Clear to scattered, 10 kilometers. Wind so, south-southwest. Anong ibig sabihin ng clear to scattered? Yan, may mga ulan-ulan or mayroong clear visibility or scattered rain showers. Ano yan. So, 10 kilometers visibility. Then, yung hangin. South or southwest. South to southwest. Ang speed, 35 to 25 knots. Then sea state, very rough. So, rough. Meron tayong idea dyan kung saan yung direksyon ng hangin. Swell, meron swell. Kasi merong banda doon sa area na to, merong storm. So, yung galaw ng dagat doon, umabot dito sa area na to. Kaya magkakaroon tayo ng swell. Southwest din, oceanic area. So, karamihan dyan, pinapaiksi. May mga terms dyan na mga sino shortcut. So, aralan natin yan. Nasa libro yan, yung mga abbreviations. Anong ibig sabihin ng mga mga terms, mga weather terms na ginagamit nila dyan. So, saan pa? Zone 3, sir. Zone 3. From Valparaiso to Constitucion, clear to scattered, 10 kilometers, wind south to southwest, 35 to 25 knots, sea state, very rough, too rough, swell from southwest in oceanic area, moderate in base. So, dyan, mayroon tayong idea ng anong magiging weather dyan sa zone or sa lugar na kinalalagyan ng or na position ng barko natin. So, sa number 4, yun, may weather prognosis or outlook. Halos pagkapareho na yan. May part 4. So, anticyclonic. Yung hangin, yung sea condition. So, mostly dito tayo magtutok dyan sa part 3. Kasi yan yung forecast. Okay. Yan yung ano natin. Okay. So, isunod natin na video yung NavTex. Okay? Ah, sir. So, naintindihan ka dun? Yes, sir. Ano mo yan? Practice lang yan. Practice na mag ano tayo hanggang sa mahasa, makabisado natin yung isang bagay. Okay? Yes, so, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Next video ulit.